Nagpa-install ako ng RS8 full set at ito ang resulta. Let's go! What's up, yo guys? It's me, Jay-Z, and we're back here with another moto vlog. Kung napadaan ka lang sa ating channel, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat, guys, isang mabilis na shoutout sa mga nag-comment sa mga last videos natin. Kay Annalyn Manalo, kay Chef Vince from Calamba, kay John Kyle Tubog at kay Kyle Valete from Ilocos Norte, kay John Zeraven Trazo, kay James Ryder from Zambales, kay June Mark Kinlob, at sa Cebu Rider TCH, kay Miami Moto, at sa anak niya na si Judiel, kay Red Wolf Moto, kay Reggie Matildo, at kay Roy Jan Sare. Salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. Salamat nga pala sa Team Radworks dahil napakabait na mga tropa natin dyan at hindi sila madamot sa mga information. Sasabihin ng mga mekaniko doon kung anong magandang gawin, kung anong magandang palitan, kung anong i-recommend nila, kung anong magandang setup. Tapos, chine-check up na rin nila yung mga ibang parts ng panggilid kung may something. Tulad ko, nung nakita ng mekaniko na may tagas na yung sa may o-ring, banda dun sa may likod ng bola. Sa akin, thumbs up yun kasi mas maganda na makikita yung iba't ibang sira para naman mapalitan agad kung ano man yung dapat palitan. Alright? One eternity later. So yun nga, pag-uusapan natin yung resulta ng bagong lagay natin na RS8 pulley set. So kung titignan natin dito sa RS8 pulley, naka 13.5 angle siya. Yung lagayan ng bola sa likod, wala na rin siyang kanto para tuloy-tuloy yung paglipad ng mga bola. Ang binili natin guys is pulley tsaka drive face. So yung drive face naka-angle din siya kapares ng sa pulley. Alright. So nung pinalagay natin to si RS8, yung bola natin ay ginawa kong straight 12. Bukod doon, yung center spring natin 1000 RPM. So ito yung performance na binigay sa atin ng RS8. Alright. A few moments later. Nandito ako sa may bae, okay, yung daan papuntang Santa Cruz, Laguna. Sobrang haba ng straight road dito kaya maganda mag top speed. At syempre medyo konting ingat dahil syempre baka may tumawid na kung ano or baka dumulas tayo or malubak. Check nyo muna yung daan bago tayo bumirit dito. Alright? So makikita nyo, inabot tayo ng about 93 to 95 km per hour yung top speed na nakuha ko. So dati mga paps, yung stock pulley ko naka 812 combination siya ng flyball. So may arangkada, may dulo. Umaarangkada na rin ng maganda yon. Pero nung pinaltan ko siya ng RS8 pulley, mas lumakas pa yung arangkada ko kesa dun sa stock na naka 812. Which is meron na siyang arangkada, diba, sa bola. Sa part na yon, sobrang thumbs up na agad ako sa nilagay nating RS8. Tapos, pantay lang sila sa top speed, 93 to 95 km per hour. Pero hindi ko alam kung may ipapalo pa to, baka natatakot lang ako or baka kulang lang talaga yung daan. So yun guys, ang next na i-review ko guys is kapag ginawa ko ng 812 yung combination ko. Che-check natin kung gaano kagaganda yung arangkada. Tapos magre-review rin tayo ng iba't ibang flyball combination dito sa RS8 pulley natin at i-check natin yung kung gaano ba ka-responsive sa mga setup itong RS8 pulley set. Tapos sa mga next videos din natin, i-review natin kung ano ba yung pinagbago ng gas consumption ko. Kung dati nakaka 37 to 40 km per liter ako, ngayon hindi ko pa masyadong nako-compute kasi sasiding ko muna itong gas tapos magpapa-full tank ako, tapos check natin. Bibigyan ko kayo ng maraming reviews about sa RS8 pulley set na to para naman makapag-isip kayo or makapag-decide kayo kung bibili ba talaga kayo nito or hindi. Pero ngayon, dito pa lang, thumbs up na ako, i-recommend ko na agad sa inyo to. Hindi tayo magsisisi sa ibibigay na performance ni RS8. Alright, kung nagustuhan mo ang video natin na yon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay-Z Vlogs, and see you sa next video!